Yo mga idol, balitang balita nga ngayon ang sinabi ni Charles Barkley patungkol sa pagkaka-struggle ng Lakers. Bagamat nanalo ang Lakers kahapon sa Boston Celtics, sinabi ni Charles Barkley at alam niya na kung ano ang dahilan bakit nag-struggle pa ang Lakers at hindi pa tuloy-tuloy na umaangat, yan ba ay may katotohanan? O sadyang nasa tamang lagay lamang ang Lakers? Lahat ng yan at iba pa, matapos mong ilike ang video, mag-subscribe ka na sa lumalaking channel natin dahil 509,000 subscribers na tayo mga kaboltok. Si Anthony Davis ang dahilan kung bakit nag-struggle ngayon ang Lakers. Yan nga ang matapang na sinabi ni Charles Barkley, isang NBA Hall of Famer at kilalang kritiko din sa NBA. At kahapon nga sa programang NBA on TNT, sinabi ni Charles Barkley, hindi daw dapat sinisisi ngayon sa Lakers si Russell Westbrook dahil sa ngayon ay natututo na daw si Westbrook kasama ang Big 2 at ang mga kakampi niya. Lalo naman daw na hindi dapat sisihin ang head coach na si Frank Vogel. Bagamat aminado si Charles Barkley na gusto niya bilang head coach si Vogel, hindi daw dapat pareho silang sinisisi sa pag-struggle ng Lakers. Dapat daw si Anthony Davis ang big man at center ng Lakers dahil daw dapat maglaro ng mas mahusay si Davis. Sa edad nito ngayon na 28 years old, dapat daw ay nasa prime na ng kanyang karir si Davis at nakikipagsabayan kay Giannis at kay Kevin Durant na kapwa nasa top 5 sa NBA. Yun daw ang buong katotohanan sa Lakers. Walang ibang dapat sisihin kung hindi si Anthony Davis. Narito ang buong pahayag ni Charles Barkley. Hey listen, y'all know I think that most reporters are cowards. They want to be friends with these players. And y'all just proved my point again. For the first month of the season, y'all blame everything on Russell Westbrook for the Lakers being putting all them old ass geezers together. And y'all blame Westbrook. Now I hear y'all going to fire Frank Vogel. Listen, Russ is learning. Frank Vogel is a terrific coach. Putting all them old ass geezers together and just trying to blame other people, it ain't right and it ain't cool. Listen, Anthony Davis, you got to play better. I said on this first night, if the Lakers were going to be any good, it was all going to be on you. Has nothing to do with Russell, had nothing to do with LeBron and the rest of them old ass geezers they put together out there. But now y'all done crossed the line because I really like Frank Vogel. And listen, it ain't his fault, but listen, it's in my opinion, I blame Anthony Davis. Anthony Davis, you know I like you as a person, but you ain't doing what you're supposed to do. You're 27 years old. You're supposed to be in your prime. You're supposed to be one of the five best players in the world up there with Giannis, Kevin Durant, and those guys. And you ain't holding up your end of the bargain. So now I hear y'all going fire the coach. That's total BS, man. Now I feel better. At dahil nga din diya nagbigay ng bold prediction si Charles Barkley, sinabi niya na ang Lakers daw ay babalik sa play-in tournament ngayong taon at yan daw ay hindi mananalo ng 6 na laro sa playoffs. So parang sinasabi ni Charles Barkley mga kaboltok na mahihirapang manalo sa best of 7 series ang Lakers regardless kung sino pa ang kalaban nila at maari lamang manalo ang Lakers kung makakaabot sila sa game 7. Ngayon mga kaboltok, hindi naman lahat ay naniniwala sa Lakers dahil sa totoo lamang nag-umpisa ng maging maayos ang lagay ng Lakers. Little by little, ika nga, nasa number 6 sila ngayon sa West, nakikipaglaban sa pwesto ng number 4. Maganda na ang nakikita natin sa kanila at naipapanalo na ang mga laban. Ang struggle ay totoong sa una lamang at kapag nakuha na nila ang tamang timpla, marami pa ring pahihirapan ang Lakers sa ngayon. Totoo na hindi pa maituturing na championship contender ang Lakers. May mga bagay pa rin silang dapat poliduhin para maging polido sa lahat ng bagay at matawag na championship contender o caliber. Maaring papunta na sila sa championship caliber pero sa ngayon ay hindi pa at maaga pa naman at marami pang laro. At habang tumatagal, maganda o mas magiging maganda ang lagay ng Lakers. Naniniwala naman si Jalen Rose, isa ring kilalang NBA critics at naniniwala na ang Lakers ay mananalo sa West at sa Finals ngayong season. Para naman kay Frank Vogel, ang dahilan ng pagkapanalo ng Lakers kahapon ay si Anthony Davis. Naging open ang gitna ng depensa ng Boston dahil sa stretch 5 na si Davis. Yan mismo
ang inamin ni Frank Vogel at mukhang naghahanap pa ng isang 3-point shooter si Frank Vogel dahil sa sinabi niya na sana daw ay maidagdag niya sa lineup kasama ang Big 3. Dahil sa kabila ng pagkapanalo ng Lakers kahapon, hindi pa rin naging maganda ang kanilang shooting lalo na sa 3-point area. Yon mga kaboltok, anong masasabi mo sa sinabi ni Charles Barkley? Tingin mo ba ay magiging maganda na ang lagay ng Lakers mula ngayon dahil nananalo na sila dahil si Anthony Davis na talaga ang ginawa nilang center? I-comment mo na lamang sa iba ba yan. I-like, i-share ang video para sa suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at i-follow mo ang ating Facebook at Twitter account. Ito po ang Basketball Talk. Yon! At sa mga Solid Ball Talk viewers natin, mamimigay na naman tayo muli ng sapatos ngayong December. 550,000 subscribers giveaway para po mas mabilis yan. At this time, sasamahan na natin ang dalawang basketball jersey. At congrats nga pala sa mga nanalo sa mga nakaraang giveaway natin. Tuloy-tuloy pa rin tayong namimigay ng sapatos, jersey at iba pa. Kaya kung hindi ka pa rin kasali at subscriber, napag-iiwanan ka na dahil marami na sila at patuloy pang dumarami at nadadagdagan ang mga nananalo dito sa atin. Kung nais mong sumali, nasa ibaba po ang mechanics kung papaano. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa Basketball Talk.